tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maglalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay sa ating Ama sa langit at magdiwang ng Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga't ihanda natin ang ating sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ng wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin, sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang mapang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinungo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria. Ibinilita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. At ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises.
Nagpatulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay gandahan ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Sa Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi. Mamungang maluwalhati. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat anumang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo at namagitan sa salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo.
na pararangalan ang Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tuwing tayo nagsisimba, nais nating umugnay kay Jesus. Nais nating manatili kasama si Jesus at papasukin siya sa ating buhay upang lalo nating maranasan ang pagpapala at gabay ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinasabi mismo ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo ngayon ang kahalagahan ng pananatili, pakikipag-ugnay sa Kanya. Tahasan niyang sinabi, kapag hindi tayo tunay na nakaugnay sa Kanya, wala tayong magagawang mabuti. Ang kabutihan hindi sa atin nagmumula, kung hindi sa buhay ni Jesus Nazareno na dumadaloy sa atin. Kaya nga't napakaganda na ang ginawa niyang larawan ay ang larawan ng puno at mga sanga. Alam natin na pag pinutol ang sanga sa puno, kailanman hindi ito mamumunga o mamumulaklak. Gaya ng mga bulaklak na nakikita natin, kapag pinutol na sila sa puno, darating at darating ang araw, hindi sila mananatili sa pagkabuhay at pamumunga. Darating at darating ang araw, matutuyo, masisira at mamamatay. Gayun din ang ating buhay. Kapag hindi natin tunay na kasama si Jesus, kapag hindi tayo tunay na kaugnay sa Diyos, marami man tayong gawing mabuti, kahit mabuti ang ating gawin, kung hindi ito nakaugnay sa kalooban ng Diyos, darating din ang sandali, walang saysay, walang kagandahan, walang kabunga-bunga ang mangyayari dito. Kaya nga, sabi ko kanina, kapag tayo po ay nagsisimba, umuugnay tayo sa Diyos. Dumudugtong tayo sa Kanya. Upang sa gayon, anuman ang ating isipin, sabihin at gawin ay tunay na maging mabunga. At ito po ang mabuting balita. Walang ibang hangad ng Diyos kung hindi tayo maging mabunga, maging masagana. Iyon ang kalooban ng Diyos. Maging mabunga tayong lahat. At ang isa pang mabuting balita, mga kapatid, ang pagbubunga sa mundo, hangad ng Diyos, mangyari sa pamamagitan natin. Opo, ang sanga kailangan nakadugtong sa puno upang mamunga. Ngunit alam din natin, upang mamunga ang puno, ito din ay dinadaan niya sa mga sanga. Kaya tayong lahat, gusto rin ng Diyos
maging tulay upang maging mabunga ang mundo. Sa atin padadaluyin ng Diyos ang kanyang biyaya. Gusto ng Diyos pagpalain ang pamilya mo at gusto ng Diyos sa pamamagitan mo maging mabiyaya ang pamilya mo. Ikaw ang daan, ikaw ang tulay na gustong gamitin ng Diyos para pagpalain din ang kapwa mo. Kaya kung tatanungin natin, bakit hindi mabunga yung pamilya ko? Bakit sa samahan namin hindi mabunga? Ang maganda rin siguro, ihanda mo ang sarili mo sapagkat gusto ng Diyos, ikaw din ang maging daluyan ng biyaya niya sa pamilya mo, sa samahan ninyo, sa simbahan natin, sa bayan natin. Kung papaano sa sanga ipinadadaan ng puno ang kanyang bunga, sa pamamagitan din natin, idadaan ng Diyos ang kanyang pagpapala. Kaya nga ito po yung ipagdasal natin, na tunay tayong makaugnay sa Diyos. Hindi lang tayo basta gumagawa ng mabuti. Hindi lang tayo basta gumagawa ng tama. Ang tanong, lahat ba ng ito nakaugnay sa kalooban ng Diyos? Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin nagninilay ang simbahan. May mga tanong na hindi malinaw. Kaya nga darating ang sandali para masagot nila ang tanong, babalikan nila ang turo ni Jesus sa Sareno. Hindi yung kanilang sinabi o inisip. Hindi yung sinasabi lang ng nakakarami. Ano ba ang sinabi ni Jesus na Sareno? Sapagkat kapag hindi na sila nakaugnay sa sinabi at kalooban ni Jesus sa Sareno, walang mangyayari. Kaya po mga kapatid, nandito tayo ngayon, 2,000 na ang nakakaraan mula nang dumating sa lupa si Jesus sa Sareno. Bakit ang simbahan natin, bagamat maraming gulo sa kasaysayan, bagamat maraming nais tumapos sa atin, ilan na ang gustong pabagsakin ng simbahan? Mismong ang mga pari, obispo, papa, alam natin, kami rin po ay naging hindi magandang huwaran sa kasaysayan. Kung ordinaryong kumpanya ito, matagal na hong bagsak ang simbahan. Alam natin yan, yung mga samahan na nakasalalay lang sa mga taong pinuno, kahit hari, kahit general, kahit presidente, mawawala din. Pero bakit tayo nakatindig pa rin? Hindi dahil sa galing ng mga pari o ng mga pinuno o ng mga miyembro ng simbahan. Kung hindi dahil sinisikap natin nakaugnay tayo kay Jesus sa Sareno. Kaya nga't sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa. Batid natin, maraming pagkakawatak-watak ang nangyayari. Kahit sa isang pamilya, may pagkakahiwalay sa isang samahan, sa isang organisasyon, sa opisina, sa bayan natin, maging sa simbahan natin. Kaya nga't ipagdasal natin na sa gitna ng maraming tukso na tayo magkahiwa-hiwalay, manatili tayong nakatingin, nakatuon na makaugnay kay Jesus sa Sareno. Kaya ipagdasal po natin ang bawat isa. Mahal na pong Jesus na Sareno, tuwing kami nagsisimba, nagdarasal, tumatawag sa iyo, ito po'y dahil nais naming umugnay sa inyo, manatili sa inyo. Sapagkat kung kami nananatili sa inyo,
mamumunga kami at magiging daan kami sa pamumunga mo sa aming kapwa. Itaboy niyo po ang lahat ng sumisira sa aming ugnayan sa iyo. Tanggalin niyo po ang kasalanan na sumisira sa aming pagkakaisa. Mahal na pong Jesus Nazareno, manatili nawa kami sa iyo at manatili nawa kayo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkakatipon tayo bilang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Ang ating tugon, walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tingnan ni Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagubuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsasagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamanan namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Tuwing tayo nagsisimba, tayo'y umuugnay kay Jesus. Buksan natin ang ating puso at hayaan nating manahan siya sa atin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nahihiwalay sa inyong kalooban. Kapag ako'y nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak at pagkakagulo, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay.
mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong puntulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng pang-ayuda, mga bigas, dilata, noodles, para sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Maraming maraming salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maging mapagmalasakit at matulungin sa ating kapwa. Ano man ang ating gawin, ito ay magiging mabunga lamang kung tayo'y nakaugnay kay Jesus Nazareno. Tayo ay tinatawag niyang maging mabunga at maging tulay ng kanyang biyaya dito sa mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo't maging daan ng bunga ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na.